pagkatay mo sa'yo, magnanakaw? Magnanakaw ako? Ikaw magnanakaw ng puso ko. Okay? Alright. Huwag mo kutawalan. Never mind that. Oh, pangiti-ngiti, nilangay ako in love sa'yo. Kaalam mo na tao ako sa'yo. Walang preno to. Nakatakot ka, ma'am. Pag ako may kaaway, ito na si ma'am harap ko. Yes, sir. Panalo na ako. Minsan, yung pinapag-aawayan namin yung ano... Jer-jer. Ano po yung jer-jer? Ganyan lang, sir. Ma'am Annie, magandang hapon. Ang inyo pong gusto makausap sana ay si Mr. Romeo Tamondes, security guard at kinakasama niya. Meron po kayong anak? Isa po. Ilang taon na po? Mag-30 anyos na babae, nag-iisang anak niya po. Kaya hindi po sumusustento? Sumusustento po naman siya. Hindi po sa ano, yung pagkain po namin lahat na magandang ano namin sa umpisa, sir. Umabot kami ng 17 years dahil sa pagmamahal ko sa kanya at minahal din naman kami mag-ina. Nung pumasok siya, sir, sa TikTok at sa live. TikTok, sir, yung... Ngayon, sir, nakakilala siyang byuda. Upat ang anak, taga Bicol. Pagkatapos, doon na mukhang umasim na ang pagmamahal niya sa amin. Ah, nagbago. Yes, sir. Tapos, ang masakit, sir, nagugulat ako kasi siyempre kahit PW ako, sir, masipag ako. Ngayon, sir, Rapi, ang sabi ko sa kanya, ano ba nangyari sa buhay mo? Punta tayo sa housing dahil nakakuha tayo ng bahay dahil sa paghihirap ko na matulungin ako maglaba, maglinis, kos-kos, magtinda para lang tayo mabuhay. Kasi ako, sir, may pamilya sa una. Kasal ako, pero nagtago kami sa Mindanao kay papakulong niya kami ng aking asawa sa una. Hmm. Pinatawad kami, sir, dahil may anak ako sa kanya na isa. Yung asawa ko kasi, sir, mabait siya, sir, kasi galing sa kumbinto. Okay. Nung una, gusto niya kaming pampatayin. Nag-isip daw siya kung patayin ako at yung kalimping ko, si Romeo Tamondes, kawawa daw yung anak ko. Wala na daw mag-alaga. So, pinatawad kayo? Pinatawad pa ako, sabi niya. Ito naman, umuwi ka na ng Maynila. Dalhin mo yung anak natin at yung anak mo na yan kay Romeo at si Romeo. Patawarin ko kayo, patirahin ko pa kayo sa bahay. Di ko yan saktan. Kasi kung mapatay ko yan, makulong din ako. Oh. IC po, si Mario Bulak. Hanga ako sa asa ko sa dati. Kaya lang ayaw ko na, sir. Kasi meron na siyang OFW. Nung pumasok ko sa TikTok, sir, indala ko yung profile namin dalawa. Kaya hindi ko na may kalain na nagluko pala kahit hindi kami kasal. Ay. Ngayon, nabuking. Ilan ang followers niyo po? 3 days lang, naging 1,190. Uy! Kaso mga Amerikano, sir, mga tinitira ko eh. Ito. Sa ano niya, sa view na ng pag-anak sa iba. Iyan ang kanila, sir. Tawag mo kutawalan. Never mind that. Ito yung akin TikTok, sir. Oh, sana all. Oh, ayan ba siya profile namin dalo? Oh, pangiti-ngiti, nilangay ako in love sa'yo. Kanya ka na sa tiguyang nakaw. Masakit ang damdamin ko sa ginawa mo sa aming mag-ina. Nabigla ka nagbago. Ha? Huh? Mahal kita. Pero mula ulo hanggang ba? Pero ngayon, no things, never mind that. Kahit PWD ko, ilalaban ko ang aking pagkarapatan na pag inapak-apakan mo ako. Apat na babae may OFW ka pang ginag... Tapos maghabol pa yun kay pakulong ka, pinirahan mo. Binantaan mo pa. Kaya hindi kami umuwi isa sa bahay. Kasi binasag niya ang cellphone ko. Inamu-amo niya ako. Hinulog niya ako dun sa second floor. Tapos yung OIC sabi, huwag mong saktan si Ate Ami, babae yan. Asawa nga niya dati ninakit. Napaya siya. Huwag mo sabihin ako sinungaling. Ayan yung minumumotor. Yan lang ang dala ko. Ha? Ito yung isis mo. Bilang evidence. Ito ang sinabi mo sa akin na ma ikaw magbabayad. Sweet pa tayo nung panahon ng me. Hanggang 17 years. Ayan, pirmado ko. Iyan, binigay mo. Nanakawin ko yan? Anong palagay mo sa akin? Magnanakaw? Magnanakaw ako? Ikaw magnanakaw ng puso ko. Okay? Alright. Ito ang dahilan. Ano ang sabi niya, may lagnat set ang baby namin. Pa, si baby, bili mo ng gamot. Kaya nangangatog. Alam mo naman, masipag yung anak natin na nag-isa. Sabi niya, oh, sige, bibilihan ko yan, ma. Mayaman yung babae, nagdikta, medical daw. Nakahinisan niya sa medical. Siyempre kay Rex, ang anak niya, na-spoiled niya, na nag-isa, sir. Ang liquid na yung biogenic paracetamol, yung liquid talaga, sir. Opo. Eh, painom niya lang sabay-sabay, sabi daw ng babae niya. Eh, siya na lang kaya ang uminom niyang medical na dala niya. Ayan, ibinis ko yan. Galing ako sa women's. Huwag ako Romeo, sabihin mo Romeo na Ram na manluloko ako. Ikaw ang manluloko sa buhay namin. Ayaw ko nga sana pumunta dito dahil mahal kita. Ah, nagmakaawa ka pa sa anak ko sa una. Alam mo, sinagot ka na anak ko man ni Resolde. Hindi ko pa kailaman ang desisyon ni Mama. Dahil pinasok mo ang gulo. Apat na dis na kita paulit-ulit. Iba-iba po tayo ang hinawakan mo. Tapos kami ang inaaway ng mga babae mo. Wing, Rowena, nandito na si Romeo yung ex mo. Yun ang gusto magtulungan tayo. I love you.
Ayan, para makasuhan ka din. Minahal kita. Kahit pangit ako ngayon. Nung una ang ganda ko, palitan mo pa akong silila sa utos ng babae mong biyuda, oh. Kulira. Ang pangit na silila, saan mo yung palit sa ako? Samantan, nung kilala mo ako, karibal mo yung anak ni Bal Iglesias. Sino po si Bal? Si Bal Iglesias, direkto na Marie Marcel yung ratratan. Sa, ano? Saan? Pelikula? Opo, kasi nandyan siya, naging kagawad po sa Rosario. Ngayon, umiksi na yan, maligaw, hinaharang niya. Tapos ngayon, ito ipapalit mo sa akin? Naiabando mo lang kami mag-ina, na anak mo pa, dahil lang sa byuda, na kay Ken. Kasi inayos ko yung buhay mo nung pumasok borders kita, nung pumasok ko sa pamuhay namin, sinira ko, hinamak ko ang pagmamahal ko alang-alang sa Romeo Tamundis na manluloko. Magandang hapon po, Sir Rafi. Yes, sir. Yung masabi ko lang sa kanya, kasi yung pag, ano siya, pag gusto niya, ginagawa niya sa akin, pag hindi ko nasunod, siya nananakit sa akin. Hindi lang ako gumagante kasi babae siya. Yung mga sinasabi niya, kasi nung alingan yan, di lahat tama. Tingnan mo sir, yung mga sugat-sugat ko rito, ginanon niya ako nung... Sinasakal ka? Ang araw. Tapos pinalo pa ako ng tubig na mineral. Ako na nagtatrabaho. Ako na nagmamalingki. Ako papalutuin niya. Ba't kaya nag-aaway? Umawak palagi siya ng kutselyo. Minsan, yung pinapag-aawayan namin yung ano... Jer-jer. Ano po yung jer-jer? Ganyan lang, sir. Ay, di ba lang kung pa-i-ay mo kayo? Hindi mo titingati na! Op. Pagod tayo sa trabaho, sir. Hindi naman lahat. Ganyan eh. Nangatay, hindi maubot. Kagiriri. Alam naman, ipasipsip mo sa akin. Ma'am, patapusin natin si sir. Sige, sir. Pagdating mo ganun sa trabaho, pagod ka sa duty. Of course, alam ko po, hirap ng trabaho na si Tito. No, sir. Mahirap talaga, sir. Puyat ako. Gutom pa. Pagkatapos, dadakdakan ka. Sasaktan ka pa. Tapos, walang pagkain na ka-ready. Eh, kahit na sino, ma'am, maski ako, magagalit ako, sasamaan loob ko. Idol, sa lagay ba yan sa kataba niya, siya nagluluto? Pagdating niya, idol, ang bibig ko dito, ako nagsalita kasi yung kailangan ko i-boss yung ano. Doon, idol, sa wala pa siyang mga babae, idol, never ako manakit. Nagtatrabaho ko, idol. Yung maglinis ng kundo, maglaba, kung ano, magyaya. Makapundar ba kami, idol, ang gamit kundi dahil sa akin? Hindi na sa kanya. Ang God's idol, sabihin na natin, standard niya, di makabili-bili ng bahay? How much more pa kung siya lang? Mamasay galing Tanay Pram to Makati sa trabaho niya, sir. O hindi po ako nananakit, mamatay man. Ako ang sinasaktan niya eh. Mayroon akong witness kung paano niya ako in... Ano, tinulog kasi yung ko nga ngayon may bukol. Sabi nga nung OICC, parin niya siya sa kampro namin. Ate Ami, parang hindi na maganda yung ginagawa niya. Sinabihan ka pa nga, uy, huwag ka manakit, babae yan. Ginanong ka pa. Pati asawa, naawa sa akin. Kaya nang hiram pa nga ako 1,000 dahil nung sabi mo, nasa trabaho ka sa 29 floor. Ha? Wala tayong pinagawain, hindi ako nanakit. Bakit ako manakit kung walang dahilan? Ikaw man nanakit sa akin, siyempre gumagatira ako kung mapatay mo ako. Sabi niya, ma, pakiss ka pwede, kiss siya. Pagkatapos, nasa 27 floor ka, panggabi ka. Yun pala, 7 to 7, nandiyon ka na, nagmamadali ka na sa amin. Alas 8 ka, mag-alas 5 na ng hapon, wala ka pa. Nasaan ka? Nandiyon ka kay lola mo. Sinong lola? Yung minahal niya na ngayon na byuda, na limang anak, apat ang anak. Ang kinagalit ko pa sir, kung ba't tutunin nala, ginawa lang service property, ang sinabi niya property. Ay, ibig sabihin, dapat ang sumakilan doon yung anak ko kasi pamana daw lahat namin ang ano sa anak ko na nag-isa. Eh, bakit niya i-service sa babae na hindi naman dapat sumakayan doon? Dahil wala man nabigay na piso yun. Huwag mo sabihin na sa'yo lahat ang mga sa tanay, naghirap ako magtinda ng uling. Galing sila sa piro, sa housing, bundok, kahit pilay ako. Magpa-interview kayo sa lahat ng ano, baka ikaw mapahiya. Okay. Pinakulong na kita, pinatawad lang kita sa tanay kasi nga, sabi mo, huwag ka na magpamedical mo kahit kawawa ako. Ikaw na mumugbog! Kahit mag-check pa si sir sa pulis ng tanay, nasa loob ka ng kulungan, umiiyak ating bibi kasi palabasin ka. Mama, maawa ka kay papa. Lahat na awa, binigay namin. Ngayon na, ayaw na, huwag ako Romeo! Ma'am, break muna, break. Break and dance!